What's up sa inyo mga tol? Ako po pala si Seth Gavino at kung bago ka dito sa aking YouTube channel, please pindutin mo na to at mag-enjoy ka dito. And today's vlog ay, ito ay nirequest ng ating subscribers and yun ang ating tuto pa rin. So, syempre sa ating mga kalalakihan, meron tayong mga kap dito na nahihirapan tayong bagayan eh. So sa akin, naisip ko lang din na ang ganda ng idea nitong taong to, di ba? So, ang nagpadala ng request vlog na to ay si Raven Conejero. Hindi ko lang alam kung gano'n yung pinakambanggit, pero siya si Raven Conejero. At ang request niya ay, request ko sana tol, mga magagandang iporma sa beret hat sa next vlog mo. God bless tol. So, Raven Conejero, maraming salamat sa'yo. And ayun, at least meron tayong content ngayon. Sabang, ayun, so ang ating vlog is about the cup and outfit. And ito ang ating beret cup, itong dalawang to, at ito ang babagayan natin. At bibigyan ko kayo ng idea kung ano nga ba ang bagay sa dalawang cup na to. At kung gusto nyo malaman kung saan ko to binili, ito ay binili ko to sa bench mismo. And I hope na may makita pa kayo nito kasi marami na nagtanong sa akin ito at nakabili na rin sila. Ewan ko lang kung out of stock na sila or kung meron pa silang extra piece nito. So, ito naman ay nabili natin sa Lazada and Shopee. Sa mga nagtatanong ulit, ang dami na nagtatanong sa akin ito. kung gusto nyong bumili nitong dalawang to, ang pinaka-name at pwede nyong i-search sa Shopee or Lazada ay Retro Cup or Beret Cup. Yun lang naman ang pwede nyong pagtingin. Pwede nyong i-search para at least makabili rin kayo nito. Kaya, excited na ako mapakita sa inyo and intro muna tayo. So, sisimulan natin siya sa pinakasimpleng pananamit. And then, I choose white t-shirt because alam naman natin si Daniel Padilla, sobrang simple lang manamit. So, tayo, susubukan lang din natin na ma-achieve yung kanyang ginagawa na pa-white t-shirt, lang. So, itong white t-shirt na to is pasok na pasok siya sa retro cup dahil sobrang simple. And then, talagang yung pagka-vintage look ng mga datingan ng sombrero, pasok mismo dun sa kulay ng pananamit mo, ba? Diba? Kaya, ito, binagayan pa rin natin siya ng pants na simple na gray. And then, kung pipili ka ng sapatos, I think pwedeng-pwede dito ang loafers o black shoes. And that's it! So, ang napili naman natin is old style and binagayan lang din natin siya ng burgundy leather jacket. And unexpected to na talagang babagay pala ang cup na to sa burgundy. Kasi talagang hindi ko inaasahan na pagkasuot ko nito, babagay pala. Kasi syempre may mga mixed colors kasi ng mga hindi binabagayan. Pero ito, pasok pala talaga ang kulay. Kaya hindi kayo mahihirapan na pormahan itong sombrerong to. And binagayan lang din natin siya ng plain t-shirt para at least hindi sabog yung kulay kapag kasuot-suot mo. And kung pipiliin nyo, I think this is the best. This looks makes you confident, you know? So, kapag ito, suot-suot mo to, talagang may confident ka na maglakad sa mall, sa pamamasyal, syempre. And then, hindi ka mahihiya na kapag naglalakad ka, oh my gosh, baka ganitong isipin nila, ba? Diba? So, I think itong semi-formal attire na to is fit for everyone. Because, syempre, binagayan natin siya ng retro cap from bench. And then, nilagyan natin siya ng coat. And, tsaka, syempre, solid na binagayan pa rin natin ng Paragon Manila. And kung ako sa inyo, I think the best pa rin kung magsusuot kayo ng pangbaba is black pants tapos mag-converse kayo na high cut para at least solido na pogi pang datingan mo tol. Alright, so this denim jacket is very popular sa lahat. You know why? Because sobrang manly ka kapag ka itong suot mo. Pangalawa is sobrang daling pormahan. At pangatlo, kahit anong sombrero mo, bagay na bagay.
You know why? Kasi nga sobrang angas kapag ka ito yung suot-suot mo. Lalo na bagayan mo pa siya ng retro cap na suot-suot natin dito. And then sobrang nakakabilib lang na bumagay din itong ating shades na sinuot, na syempre aviator siya, tapos talagang pumasok yung pagka kulay nung ating lens dito sa ating cap. Sobrang ganda lang din na makita natin ang combination ng cap, shades, and then denim jacket. Rock and roll for the vintage soul look. Ito ang pinakagusto ko sa lahat ng outfit na napili ko. Kasi sobrang ganda and sobrang, alam mo, look 80s, 70s yung datingan mo, tol. And sobrang ganda lang din na bumagay itong shades na eye to eye New York, diba? And ito pang white t-shirt, tapos nakatuck in pa yung black pants and yung pinaka shirt natin. And ang ganda lang na talagang nagtugma yung ating idea na biker leather jacket and then the retro cap na green. And unexpected din naman talaga na talagang papasok yung green na color dun sa mismong lens ng ating ginamit na shades. And kung gusto nyo naman, pwede nyo rin naman palitan ng black lens itong shades natin. And sobrang ganda lang din na talagang you look 80s talaga na lalaki pagka ito yung suot mo. Kumbaga, kaya nga tinawag to na vintage soul look, because sobrang makaluma mong tao pag ito ang pormahan mo. Back in black for the final look. This denim jacket ang pinaka napili ko sa lahat. Kasi itong jacket na to ang bumabagay sa dalawang cap na pinagpipilian natin. Ang retro cap green and then ang retro cap na brown. Sobrang ganda kasi nga talagang hindi mo na pagpipilian kung ano yung susuotin mo. Kasi nga bagay yung dalawang sombrero mo dito sa denim jacket mo. At saka hindi ka mahihirapan na kahit ano yung pangloob na plain t-shirt mo. At kahit gusto mo pa na may colored, or pwede pang lagyan mo ng Vans na t-shirt. At ang maganda dito, any black pants or any pants or bleach pants, pwedeng pwede dito sa forma na to. Alright mga tol, maraming salamat sa inyo sa pagnood ngayon sa aking video. So ayun guys, ito ay ni-request lang din ni paring Raven Conejero. So siya ang nag-request nito. And ayun, sana tol Raven ay nag-enjoy ka sa ating video today. And ayun, so sa mga may gusto mag-request, please request lang kayo. And huwag kayo mahiya, comment lang kayo dito, di ba? So para magawa natin yan. And then sa akin naman, pwede rin naman kayo mag-request sa amin ni Bea kung ano mga gusto nyo yung pwede namin gawin. So pwede naman lang kung ano-ano pero yung sa prank, hindi kami masyadong mahilig sa ganun, dahil ako yung tao na mabilis na natawa kapag may mga ganung surprise or prank something. Hindi niya alam, niya kilala niya ako, kaya hindi natin siya maluloko sa ganung bagay. And then ayun, so ang mga nasuot natin ay sobrang mga simple lang, and I think syempre yung iba hindi na rin masyado, pero sobrang solid din ng mga idea natin, di ba? And like this, etong outfit natin na to na coat. And sa mga may gusto, dahil syempre alam ko napansin niyo na rin to, etong bracelet na to, please visit kayo sa Paragon Marila. Ayan, kung makikita nyo, ito ay isang pinakamalupit na bracelet. So napakatagal ko na itong gusto. Year 2016 pa, pero nakuha ko siya noong 2021. Pero it's all worth it, dahil pang-mansa rito ni Bea sa akin. And sobrang saya na nabigay niya sa akin itong sobrang tagal ko ng gusto, di ba? And then, ayun, so sa mga may gusto ng mga ng shades, ay pwede niyong bisitahin ng I2I New York PH sa kanilang Instagram, Facebook, and then Twitter, para at least updated kayo sa mga shades na ilalabas sila. And then, don't forget to follow Daniel Padilla, syempre, si Dij. So, ayun, and ayun, maraming salamat sa inyo sa mga nanood. And pasensya na, dahil hindi ko napakita sa inyo yung mga different shoes na babagay dito, dahil wala pa rin tayong pwesto. Hindi pa rin ganun ka halaki yung pwesto natin. So, ayun, basta sa akin, sa mga may gusto na makipag-collab sa akin, and open naman na ako doon, basta comment lang kayo sa Facebook, sa YouTube account natin. And ayun, thank you so much and bye-bye.